Naalala ko yung karanasan kong ito nung mapanood ko yung isang na-feature sa KMJS. Yung mga nagsuka ng kulay itim dahil sa kinain nilang handa sa kasalan sa bukid nun. May kaparehong pangyayari kasi sa eskwelahan namin noong elementary pa lang ako. At kumpirmado talagang barang ang nangyari. Ako nga pala si Apeng Sir Neb. Personal kong nasaksihan ang kwentong ito na nangyari noon ngang bata pa ako. Sa public school lang ako nag-aral mula elementarya hanggang high school. Paliwanag ko lang po yung sistema ng kantina namin para sa mga hindi pamilyar. Bali kapag tumungtong na ng grade 4 hanggang grade 6 ang isang bata, ay inaasahan na siyang tumulong sa pagbebenta sa kantina. Ang dami kasi namin noon. Ilang sections mula kinder hanggang grade 6. Tapos iilan lang yung tauhan sa kantina. Tuwing recess at tanghalian, ay may isang bata sa bawat isang section ng grade 4 hanggang grade 6 ang pinapatulong sa pagtitinda. Kasama raw yun sa markahan sa home economics. Kapag nagkulang ang benta ay bawas puntos. Ang nangyayari tuloy ay nagkakaaway-away yung mga estudyante kapag kinukulang yung benta dahil nagtuturuan kung sino ang nagkamali. At yung kulang na benta ang dahilan kung bakit may nangyaring pambabarang. Itago na lang natin sa pangalang Saling yung batang hinihinalang sanhi ng barang. Si Saleng kasi ay apo ng isang pinaniniwalaang aswang doon sa amin. Sa lugar namin, Sir Neb, kapag pinaghinala ang aswang, imbis na pangilagan ay nilalapitan pa dahil nakakapanggamot din yung mga yun. Yun ngang lola ni Saleng ay magaling na albularyo. Tapos itong si Saleng ay sabihin na nating yung kung tawagin ngayon ay spoiled brat. Sobrang spoiled niya kaya halos wala siyang kaibigan sa eskwelahan dati. Gusto niya kasi ay lagi siyang tama at siya ang nasusunod. Kaya hindi na lang namin siya pinapansin. Merong crush itong si Saleng na grade 5 student. Grade 3 naman kami noon. May itsura naman yung crush ni Saleng na tawagin na lang nating Onel. Kaya lang may pagka mahina sa ulo si Onel. Kaya nasa lowest section siya at laging napagtatawanan ng mga kaklase niya. Isang beses naging tauhan sa kantina si Onel. Ang nangyari, kinulang yung benta at sa kanya binibintang. Tatanga-tanga raw kasi magsukli. Si Onel naman sabi ng sabi na hindi naman siya nagkakaha dahil ang alam nga niya ay mahina siya sa mat. Tagaabot lang daw siya ng produkto at sukli sa mga bumibili. Kaso napagkaisahan na siya kaya hindi na siya pumalag. Minus silang lahat sa markahan. At hindi pa nagtatapos doon ang lahat. Mahigit 80 pesos ang kulang sa benta na nang panahon na yon ay napakalaking halaga na. Pinakamalaking kulang daw yon sa bentahan sa kasaysayan ng kantina. Kaya pinababayaran sa mga bata. E di lalong nagalit yung mga bata kay Onel. Nagkaisa na si Onel ang pagbayarin. Pero hindi pumayag yung mga teacher. Sama-sama raw nilang bayaran dahil wala naman talagang nakakaalam kung si Onel nga ang may kasalanan. Iyakan daw ng iyakan yung mga bata habang nag-aambagan. Tapos naawa yung isa pang teacher kaya siya na lang ang nagbayad ng lahat. Kaso simula noon, lalong nabully si Onel hanggang sa hindi na siya pumasok. At dahil doon hindi na nakikita ni Saleng si Onel. Kaya galit na galit siya sa mga nang-away kay Onel. Isang araw, bigla na lang nagkagulo sa kantina. Nakapila pa ako noon para bumili. Kaso yung mga kumain ng sopas na may itlog, nagsisuka at nagtumbahan. Yung suka nila maitim. Tapos kapag tinignang mabuti, eh merong maliliit na insekto na gumagalaw-galaw pa. Grabe yung takot namin noon. Ako nga basta na lang umuwi sa amin kahit hindi pa inaanunsyo na umuwi kami. Dinala sa ospital yung mga nagsisuka. Tapos yung iba ay sa albularyo dinala. Kabilang na sa lola ni Saleng. Noong nalaman ng lola ni Saleng ang nangyari, ay gulat na gulat daw ito. Tapos ay nagmamadaling pumunta sa eskwelahan.
may ginawa raw yung lola ni Saling sa isang jug ng tubig at yun ang pinainom sa mga bata na nakapagpahupa sa pagsusuka ng mga ito. Noong nalaman ng mga magulang ng mga batang nasa ospital ang nangyari, ay lumabas sila uli at dinala sa eskwelahan yung mga anak nila para matignan ng lola ni Saling at para maipainom din yung tubig na may bulong. Hindi raw nilinaw ng lola ni Saling kung ano ang nangyari. Basta ang sabi lang nito ay may dumura sa sopas. Gumaling din agad yung mga batang nagsuka at nakauwi ng matiwasay. Pero wala ng klase maghapon hanggang sa sumunod na araw. Hindi sana paghihinalaan si Saling na may kinalaman sa pambabarang kung hindi lang siya biglang tumigil sa pag-aaral pagkatapos ng insidenteng yon. Nung hanapin siya ng mga teacher sa lola niya, ay hindi na raw ito nakatira doon. Umalis si Saling at mga magulang niya nang walang matinong dahilan. Doon na nabuo yung haka-haka na si Saling ang may kagagawan nung pambabarang. Maraming naapektuhan sa pagsusuka, pero pinakamalala talaga yung mga batang nambuli kay Onel. Sila talaga yung namamaluktot na sa lupa at halos maligo na sa sariling suka. Sila rin yung pinakamaraming nainom na tubig na may bulong. Hinihinala na sila ang target ni Saling dahil sa pambubuli sa crush niya. At kaya raw biglang umalis sila Saling ay dahil natakot yung lola niya na baka nga maiugnay sa kanya yung pambabarang. Isa pang haka-haka, baka kaya talaga pinaalis sina Saling ay dahil natakot din yung lola niya na matutupan ng ibang hiwaga si Saling. Bata pa kasi ay may alam na at ginamit pa sa masama. Baka raw kapag umedad na ito ay hindi kagaya ng lola niya na sa kabutihan ginamit ang karunungan. Hello po Sir Neb at hello din sa ating mga kapasta na tulad ko ay siguradong always tuned in sa inyong channel. Sana Sir Neb ay mapili nyo din itong kwento ko para naman may ma-share din ako sa mga taga-subaybay mo. Ako po si Karen, may asawa ako na nasa abroad at may isa kaming anak na 3 years old, si Pau Pau. Nagtatrabaho ako sa isang electronics company. Si nanay at isang kapatid ko ang kasama namin sa bahay na isang 2-story apartment dito sa Santa Mesa. At sila ang nag-aalaga sa anak ko habang nasa trabaho ako. Bibo at masayahing bata si Pau Pau. Everybody's love siya ng mga kapitbahay namin dahil bukod sa cute at mataba, napakadaldal pa. Minsan nagugulat na lang kami pag nasa labas siya ng pinto ay bigla na lang humahagik-hik ng tawa at nagsasalita. Yun pala ay nakikipaglaro na yung kapitbahay namin na nasa kabilang gate. Isang araw ay umalis si nanay at yung kapatid ko para dumalaw sa isa pa naming kapatid. Nagkataon na Linggo noon at wala akong pasok kaya time ko naman na mag-alaga at makipag-bonding kay Pau Pau. Bandang hapon na noon, naglalaro kami ni Pau Pau ng taguan sa first floor ng bahay. Nung una ay naghahabulan kami. Nakatuwad akong paluhod at hinahabol ko siya. Tuwang-tuwa siya at sumisigaw habang tumatakbo. Pero maya't maya ay biglang tumitigil at tumitingala sa itaas ng bahay. Nung una ay hindi ko pinapansin. Inisip ko na baka akala niya ay nandoon si nanay o yung kapatid ko na lagi niyang kalaro. Pero nung natutulala na siya ng matagal habang nakatingala, doon ay naalarma ako at nakaramdam ng takot. Kaya kinuha ko muna si Pau Pau at pinagmeryenda. Pero napaka-hyper talaga ng anak ko. Nag-aaya na naman siyang maglaro. Kaya sabi ko ay magtatagu-taguan kami. Nagsasalit-salitan kaming taya. Nung time na yon ay siya yung taya. Kaya naghanap na ako ng matataguan. Siniksik ko yung sarili ko sa isang bakanteng kabinet. Doon sa kusina. Nakita ko pang papasok na si Pau Pau sa kusina
kaya dali-dali kong kinabig pasara yung pinto. Inaasahan kong anumang sandali ay mabubuksan niya yung pinto na pinagtataguan ko dahil alam niyang doon lang ako pwedeng magtago. Pero nagtaka ako na parang hindi ko siya maramdaman sa paligid. Unti-unti kong inawang yung pinto pero wala nga si Pau Pau sa kusina. Nilakihan ko yung bukas para makita ko siyang mabuti pero wala talaga. Kaya lumabas na ako. Palinga-linga at pasilip-silip ako sa mga ilalim dahil baka ako naman ang tinaguan ng anak ko. Pero wala siya sa buong kusina at sala. Kaya talagang kinabahan na ako. Tinawag ko siya ng malakas. Nakalak naman yung pinto sa sala at sa dirty kitchen. Kaya imposibleng makalabas siya. Napatingala ako sa second floor. Pero hindi pa nakakaakyat mag-isa si Pau Pau sa hagdan. Alam niya kasi na off limits doon. Sa pagtingala ko ay nagtaka ako na nakasara na yung pinto ng kwarto ko. Samantalang sa pagkakatanda ko ay nakabukas lang yun. Noon ko narinig yung mga tawa ni Pau Pau na nagmumula sa taas. Bigla akong kinabahan. Paano siyang nakaakyat doon? Nagtatakbo ako paakyat sa hagdan habang sinisigaw yung pangalan niya. Lalo akong nagpanik nung makita ko na nakalak yung pinto. Sige sa malalakas na pagtawa si Pau Pau na para bang may kausap. Halos gibain ko yung pinto nun. Maya-maya ay biglang may tumawag sa akin mula sa ibaba ng bahay. Ganun na lang yung pagtataka ko. Nung malingunan ko si nanay na paakyat ng hagdan at buhat si Pau Pau. Nanlaki yung mga mata ko. Halos manigas yung katawan ko sa kilabot kung papanong nangyaring nasa ibaba galing yung anak ko. Samantalang dinig na dinig ko yung boses niyang tumatawa at nagsasalita pa sa loob ng kwarto. Kita ko yung pagtataka sa mukha ni nanay habang tinatanong niya ako kung anong nangyayari sa akin. Ikukuha daw muna niya ng damit si Pau Pau at basang-basa na ng pawis. Mas lalo kong kinataka yung pagpihit niya ng doorknob. Eh agad yung bumukas. Natulala at nanginginig yung katawan ko kasi nga hindi ko maipaliwanag yung nangyaring yun. Hindi ko alam kung sino sa amin ang anak ko ang pinaglaruan ng kung ano o sino. Nung kinuwento ko yon sa asawa ko ay pinatigil niya ako sa trabaho para daw matutukan ko din muna yung anak ko at baka raw maulit pa na mapaglaruan kami. Sir Neb, anak kong 9 taong gulang ang nagkukwento nito sa akin. Ang sabi niya ay nakita raw nila ng kaklase niyang tawagin na lang nating dyan itong nilalang na ito sa isang classroom sa eskwelahan nila. Takot na takot yung anak ko. Akala ko nga ay aayaw na siya sa pagpasok. Mabuti na lang at humingi lang siya ng rosary sa mama niya para daw protection niya. Nakakatuwa naman at alam ng anak ko na mas malakas ang Diyos sa kahit na anong katatakutan. Pero bago pa nga tuluyang humaba itong mensahe ko ay ito na yung kwento. Recess daw noon ni na RJ, yung anak ko. Siyempre bukod sa pagkain ay hindi mawawala yung paglalaro nila. Nagkaayaan daw silang magtagu-taguan ng mga kaklase niya. Malaki yung school nila kaya may limit kung hanggang saan lang sila pwedeng magtago para daw walang dayaan. Si RJ at John daw ay magkasamang nagtago sa lagayan ng mga panlinis ng janitor. Nakabukas naman daw yung pinto noon at nasa likod lang sila. Kaya nakikita nila na patakbo-takbo raw yung taya nila at hinahanap sila. Nakita naman daw sila ng taya kaya lumabas sila. May isang kaklase lang daw sila na magaling magtago. Kaya nagtagal ang paghahanap dito. At dahil hindi nga makita ng taya ay nakihanap na rin sila. Magkasama pa rin daw sila ni John nung hanapin yung kaklase nilang tawagin na lang nating Maui. Lumagpas na raw sila sa limit ng lugar na pagtataguan sa kakahanap dito kay Maui. Pero hindi pa rin makita-kita kahit halos lahat silang naglalaro
ay naghahanap na. Tinatawag na rin daw nila ito at sinasabing ito na ang panalo. Pero hindi pa rin lumalabas. Sinisigawan ng araw nila na madaya pero hindi pa rin talaga lumalabas. Habang hinahanap nila si Maui, ay bigla raw tumakbo si Jan kaya hinabol ito ni RJ. Tinanong daw niya kung nakita ba si Maui. Pero may tinuro daw ito na sa pagkakadescribe ng anak ko ay batang babae na may kulay orange na buhok. Nakatalikod daw yon at hinahabol nila. Umaabot daw sa lupa yung buhok noong batang babae. At ang sabi raw noon kay Jan ay alam nito kung nasaan si Maui. Sinundan ng dalawang bata hanggang sa makarating sila sa classroom ng mga nursery. Yung mga nursery, Sir Neb, ay maagang nagsisiuwi dahil maaga naman talaga yung uwian ng mga yon. Sarado na raw yung classroom ng mga nursery pero nabuksan yon noong batang orange ang buhok. Pagkabukas daw ay narinig nila na umiiyak si Maui at nakasubsob ito sa desk. Tinawag daw nila pero nung tumingin sa kanila ay lalo itong umiyak. Sabi raw ni Maui ay paalisin yung nakahawak sa paa niya. Nung tignan daw ni na RJ yung mga paa ni Maui ay natakot sila dahil may batang maitim na nakayakap sa mga paa nito. Tumakbo raw yung batang kulay orange ang buhok at pinagsisipa yung maitim na bata. Umiyak daw ng umiyak yung bata at yung iyak niya ay parang sa baby. Tumakbo na raw silang dalawa ni John at tinawag yung teacher nila para sabihin kung nasaan si Maui. Nagpuntahan pati yung mga classmates nila sa classroom ng mga nursery. Bago pa sila makapasok sa classroom ay tumatakbo nang lumabas si Maui habang umiiyak. Tanong daw ng tanong yung mga teacher kung papanong nakapasok si Maui sa classroom ng mga nursery. Gayong nakakantado daw yon. Sa kwento raw ni Maui ay noong naghahanap siya ng mapagtataguan ay may sumilip dito mula sa loob ng classroom ng nursery at sinabing doon magtago. Sabi pa nito ay bumukas daw talaga yung pinto kaya siya nakapasok. Pero noong nasa loob na siya ay natakot siya dahil sobrang dilim. Tapos ay may yumakap pa raw sa mga paa niya at paulit-ulit daw nung sinabi na wag na siyang lumabas. Doon na lang daw sila maglaro. Siyempre natakot yung bata. Noon daw lalabas na siya ay lalong humigpit yung pagkakayakap sa mga paa niya. At may nagsabi pa na kapag sumigaw siya ay mapuputol yung mga paa niya. Kaya tahimik lang na umiiyak si Maui kahit na naririnig nito yung mga tawag ng mga kaklase niya. Sa kwento pa ni Maui ay may isang bata raw na inaaway yung nakayakap sa mga paa niya at sinasabihan ito na pakawalan na siya. Pero ayaw talagang bumitiw noong isa. Nung umalis daw yung batang umaawat ay lalo siyang natakot kasi naiwan na siyang mag-isa. Pero mabuti na lang daw at dumating sina RJ at John. Sir Neb, hirap maniwala yung mga nakakatanda sa kwento ni na RJ at Maui. Baka raw gawa-gawa lang ng mga ito at talagang nakaiwan lang na nakabukas yung classroom ng mga nursery kaya sila nakapasok. Pero pagkatapos ng insidente na yon ay hindi na uli pumasok si Maui dahil sa takot. Sa kwento pa ni RJ, naririnig daw niya yung usap-usapan ng mga nanay noong mga nursery na may kinukwento nga raw yung mga anak nila na may isang batang laging nanggugulo sa paglalaro ng mga ito. Pero may isa pang bata na siya namang tagapigil doon sa magulo. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang mga yon. Nakakaapekto sila sa mga estudyante pero parang walang pakialam yung school. Next school year ay itatransfer ko na sa ibang eskwelahan si RJ. Gawa-gawa man nila o ano yung mga kwento nila ay mabuti na ang sigurado.
Unang beses na nakapakinig ako sa YouTube channel mo, Sir Neb, ay nawili talaga akong makinig. Nagustuhan ko yung mga kwentong pinapadala sa'yo. Ako nga pala si Dario, Sir Neb. Darla naman sa gabi. Isa kasi akong binibini pagsapit ng dilim. Yung ikukwento ko ay nangyari noong maliit pa ako. Siguro nasa 9 or 10 taon pa lang ako. Pero naaalala ko pa rin. Kasi naman talagang nagbigay sa akin yun ng takot. Dahil nga noon pa man ay may kalambutan na ako. Kaya syempre ang gusto kong laro ay bahay-bahayan. Kaya lang hindi ko naman maipush na ako yung nanay. Kaya ang ending, ako lagi ang tatay. Pero keri lang. Kasi lagi din namang kasali yung crush kong si Tolitz. Na anak namin ang role. Na kaya lang din sumasali. Eh dahil crush naman niya yung nanay-nanayan na si Wena. So ganun na nga. Tuwing pagkagaling sa eskwela ay nagkakanya-kanya kaming takas para pumunta sa tambayan namin na malapit sa ilog. Meron kaming ginawa doon na bahay-bahayan na gawa sa pinagsama-samang dahon ng saging at nyog. Kasama pa yung luma at sirasirang kumot na tinakas ko kay nanay bilang sapin namin. Nung araw na yon, bali 5 kaming nagkita-kita. Medyo pahapon na noon kasi natagalan makatakas si Tolitz. Akala ko tuloy mabibigo akong makasama siya. May dalang isang gatang ng bigas si Wena at mga tuyo para ipang-ulam namin na siyempre ay kinupit din niya sa bahay nila. Dala rin niya yung mga laruan niyang palayok para doon namin lulutuin yung mga pagkain. Nagkanya-kanya na kami ng ganap sa kunwa-kunwaring bahay. Kunwari ay aalis ako para magtrabaho at si Wena at ang mga anak namin ay maiiwan sa bahay. Pinipilit kong isama si Tolitz na kunwari ay kasama ko sa trabaho para siyempre magkaroon ako ng pagkakataong makasama siya. Pero ayaw niya kasi natatakot daw siya. Kaya wala akong nagawa kundi iwan siya kasama ni Wena sa loob ng bahay-bahayan. Naglalakad-lakad ako habang may hawak ng mahabang stick na may pangkawit na alambre sa dulo. Ginawa namin yon para panungkit ng mga bunga ng aratilis at bayabas na malapit lang sa ilog. Hanggang sa nakarating na ako sa punong bayabas. Kasalukuyan na akong nanunungkit nun. Nung may biglang bumato sa ilog, napatingin ako dun sa pinagmulan ng pumukol. At nagulat ako kasi nakita ko si Tolitz na nakatayo sa malaking bato. Tinanong ko siya kung bakit siya sumunod. Pero tumingin lang siya sa akin, sabay talikod at lumakad palayo. Sinigawan ko siya at sinabing hintayin niya ako para sabay na kaming bumalik. Pero nagdire-diretso siya, papasok sa gubat at bigla na lang nawala. Napakamot na lang ako ng ulo. Patawid na ako noon sa may sagingan nung makita ko siya uli na lumabas sa may gubat at papunta uli sa gawin ng ilog. Sinigawan ko siya pero kagaya ng una ay tumingin lang siya uli at dumiretso ng lakad. Nagtaka na ako noon sa kinikilos niya dahil ang lakas ng loob niyang pumasok mag-isa sa gubat at gumawi pa sa ilog. Samantalang alam namin na takot nga siya doon. Kaya nga hindi ko rin siya naaya. Pumihit ako pabalik sa ilog para sundan si Tolitz. Pero bigla akong nakarinig ng tunog ng tuko. Doon naman ako kinilabutan, Sir Neb. Takot kasi ako sa tuko. Kaya ang ginawa ko ay dumiretso na ako sa sagingan. Nung makarating na ako sa pwesto namin, ay sumalubong yung mga kalaro ko na kunwari ay anak namin. Agad nilang kinuha yung mga kunwaring pasalubong ko sa kanila na mga pinitas kong bayabas. Noon lumabas si Wena sa ginawa naming bahay-bahayan. Kasabay niya si Tolitz. Nanlaki yung mga mata ko. Tapos otomatikong napalingon sa gawin ng sagingan kung saan ko nakita si Tolitz kanina. Tinanong ko siya kung saan siya dumaan at papanong nauna pa siyang makarating sa akin doon. Nagkatinginan silang lahat at tinanong din ako kung anong sinasabi ko. Hindi daw umalis si Tolitz doon. Katunayan ay ito ang gumawa ng apoy para kunwari ay makapagluto sila ng pagkain sa laruang palayok ni Wena.
habang lahat sila ay nagpapatunay na nandoon at hindi umaalis si Tolitz. Eh nakikinig lang ako. Hindi ko magawang makapagsalita dahil kasalukuyan na akong natutulala. Kakaisip kung papanong nangyaring dalawang beses kong nakita si Tolitz sa ilog habang pumupukol ng bato sa tubig at nung pumasok at lumabas ito sa kakahuyan. Pero ayun at sinasabi nilang lahat na nandoon at hindi umaalis doon si Tolitz. Ayokong maniwala, pero papano din ipapaliwanag na naabutan ko siya sa loob ng bahay-bahayan namin? Kung nagkaisa lang silang biruin ako, eh napaka-imposible pa rin na maunahan ako ni Tolitz na makabalik sa pwesto namin. Kung siya nga yung nakita ko sa ilog at gubat. Kaya ayun at ang nangyari, eh bigla akong napasigaw ng malakas, sabay karipas ng takbo. Sa nakita nilang takot ko ay napasigaw at napatakbo na rin sila. Humabol na sila ng takbo sa akin. Ang ending, una-unahan kaming makarating sa lugar namin habang hingal kabayo sa pagod at takot. Mula noon hindi na kami bumalik doon para maglaro. Nag-iba na rin yung tinayo naming bahay-bahayan doon. Hello mga kapasta, tawagin nyo na lang po akong Jeko. Sana mapili ni Sir Neb itong ikukwento ko. Naikwento lang ito sa akin ng ninang ko na isang retiradong elementary teacher. May permiso niya na ibahagi ko ito sa inyong channel sa kondisyon na wag ko na lang babanggitin ang pangalan ng eskwelahan dahil kilalang kilala ito. Gayon din yung pangalan ng mga kasama sa kwento, kabilang na siya. Sir Neb, matandang school yung pinagturuan ni Ninang. Sa sobrang tanda ay marami ng kababalaghan ang nararamdaman at nakikita ng mga estudyante at teacher doon. Pero isang pangyayari ang nakapagpadagdag daw yata ng kaluluwang hindi matahimik sa mga nagmumulto na roon. Early 80s pa raw nangyari ito. Dalaga pa noon si Ninang, pero nasa 20 na ang edad. 27 na siya nang magkanobyo at siya rin ang napangasawa nito. May co-teacher si Ninang na tawagin na lang nating Sir. High school teacher itong si Sir, pero medyo malapit siya sa mga elementary kasi may madilim na sikreto pala si Sir. Isa siyang pedo at tinatago niya yon sa pamamagitan ng kunwari ay mahilig lang talaga sa mga bata. Yun pala ay bata talaga ang hilig. May isang estudyante si Ninang na itago na lang natin sa pangalang Boy. Lagi raw nilang napagkakatuwaan ito dahil nagbibinata na. Pumipiyok-piyok na at may manipis na bigote na raw kasi. Hindi naman daw pabaya pero hindi rin gaano nag-e-excel. Karaniwang estudyante lang. Magtatapos na raw ang school year nang biglang maging libanero o parating absent si Boy. Kapag naman pumapasok ay parang wala sa sarili. Kinausap daw ito ni Ninang at iba pang teacher, pero wala silang nakuhang sagot sa kung bakit ito biglang nagbago kung kailan gagraduate na. Hanggang sa bigla na ngang hindi ito pumasok ilang linggo bago ang graduation. Nagpunta raw yung parents ni Boy sa school at hinahanap ito. Ilang araw na raw kasing hindi umuuwi. Doon na napag-alaman na nawawala nga ito. Matagal nang hinahanap si Boy. Noong graduation ceremony ay tinawag pa rin yung pangalan niya sa stage kahit wala siya. Parents niya lang ang tumanggap ng diploma habang umiiyak. Dumaan ang bakasyon tapos panibagong school year na uli. Pero hindi na talaga bumalik si Boy. Yung mga missing posters para kay Boy ay kumupas na lang dahil ilang buwan at taon nang lumipas na walang balita sa kinaroroonan niya. Fast forward, early 90s. May mga kwento raw yung mga estudyante tungkol sa batang lalaki na nakikita ng mga ito sa music room. Nasisilip lang daw nila yon sa bintana kapag dumaraan sila sa may music room. Kahit daw nakapadlock yon ay nasisilip nila na may batang lalaki
na nakatayo malapit doon sa kabilang side ng bintana. Parang nakasilip din daw. Pero kapag pumunta sila roon sa side na yon ng bintana, ay wala naman daw tao. Eh since luma na nga yung school, ay pinagsawalang bahala lang yon ng mga nakakatanda. Dahil baka yung mga multo lang din na nakikita noon. Tapos nagkaroon ng reshuffle ng mga classroom sa eskwelahan ni Naninang. Yung music room ay ginawang isa pang classroom kasi ililipat yung music room sa third floor bilang bibihira naman ang music classes. At yung music room nga ay nasa unang palapag na mas accessible sa mga estudyante. Naging classroom siya ng mga second year high school na isa sa mga minamanage ni sir. Ayun ang araw at mas lumala yung pagpaparamdam noong bata na hindi umaalis sa dating music room. Sa tuwing magkaklase raw si sir, ay makakarinig yung mga estudyante ng iyak ng batang lalaki na sumisigok-sigok pa raw at parang nasasaktan. Pero si sir daw ay wala namang naririnig. Ang malala ay tuwing klase lang naman ni sir naririnig yung pag-iyak. Sa ibang klase naman daw ay wala yon. Tuloy ay ayaw nang makinig noong mga estudyante kapag nagtuturo si sir. Nagmamakaawa raw ang mga yon na sa labas na lang sila magklase. Nagalit si sir dahil pakiramdam niya ay pinagtitripan siya ng mga estudyante. Kaya nagsumbong siya sa principal. Ang ginawa ng principal ay umattend ng klase ni sir. At pati siya ay narinig yung iyak ng bata. Tumakbo raw palabas yung principal, kaya pati yung mga estudyante ay nagtakbuhan na rin. Sinabi ng principal sa iba pang teachers ang narinig nito, kaya pati si Naninang ay nagsipuntahan doon sa classroom habang naroon si sir. Si sir daw ay hindi na malaman kung anong gagawin. Bigla na lang daw itong lumabas. Kaso narinig na rin ni Naninang yung iyak ng bata. Sigurado daw sila, Sir Neb, na si Boy yung umiiyak. Hindi raw nila malilimutan yung pagpiyok-piyok nito noon. Kaya sanay nila ang boses ni Boy. Sir Neb, nagbigti raw si Sir. Pero bago yun ay nag-iwan siya ng sulat sa mesa ng principal. At doon niya inamin ang lahat. Minomolestya niya sa music room si Boy. At isang beses ay pumalag na ito, kaya hindi siya nakapagpigil at nasakal niya raw yung bata hanggang sa mamatay. Hinintay raw ni sir na gumabi bago lumabas sa music room at isinakay sa kotse ang bangkay ni Boy bago yung tinapon sa ilog. Walang binanggit na specific na ilog si sir, kaya hindi nahanap yung bangkay ni Boy. After almost 10 years ay tsaka nagparamdam at parang humingi ng hustisya si Boy. Kaya lang ay parang hindi niya yun nakuha dahil nagpakamatay din yung sumalbahe sa kanya. Sabi ni Ninang, hanggang sa mag-retire siya noong 2015 ay may mga nagkukwento pa rin tungkol sa batang umiiyak sa kwartong yon. Ang nakakalungkot lang sa kwentong ito, Sir Neb, ayon kay Ninang, magpasa hanggang ngayon ay hindi natagpuan ang bangkay ni Boy. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.